Good day, fellow students of criminology. Sa araw na to, samahan niyo ako para pag-aralan natin kung paano gumawa ng isang affidavit of loss. Ang affidavit of loss ay isang legal na dokumento na kung saan nakasalaysay ang pagkawala ng isang bagay o mga bagay, kung paano ito nawala at kung bakit ginagawa ang naturang affidavit of loss. So mahalaga sa atin na marunong tayong gumawa ng sarili nating affidavit of loss para hindi na tayo kailang umasa sa mga abogado at para makatipid na rin sa pagbabayad sa paggawa ng dokumentong ito. Sa paggawa ng affidavit of loss, mahalaga na naiintindihan natin at alam natin yung iba't ibang bahagi ng isang affidavit of loss. Meron itong header, title, statement of identity, statement of oath, statement of facts, attestation and purpose, signature, saka yung tinatawag na jurat. So, iisa-isahin po nating paliwanag kung ano ang mga bahagi ito at saan ito matatagpuan at kung ano ang kinalaman nito sa affidavit of loss. Unahin po natin yung tinatawag na header. Ang header po ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng affidavit of loss sa bandang kaliwa natin. Nakalagay doon Republic of the Philippines. Tapos yung SC doon, ibig sabihin, yun yung tinatawag na silicet. At kung saan natin ginawa yung affidavit na ito. Yung bahaging po yan ay yung tinatawag na header. Ang kasunod pong bahagi ay yung tinatawag na title or descriptive title. Ito ay nasa gitnang bahagi sa baba ng header. So sa atin, ang ginagawa natin ay isang affidavit of loss. Yan ang specific descriptive title natin. Pero kumisan, pwede na rin yung salitang affidavit lang. Pero para mas may specificity, kompletuhin na po natin yung affidavit of loss. Sa ikatlong bahagi ng ating affidavit of loss, meron tayong tinatawag na statement of identity, saka yung statement of oath. So, sa una, makikita natin dito yung tinatawag na statement of identity. At nakalagay dito ay kung ano yung pangalan ng tinatawag na affiant o yung gumagawa ng affidavit of loss na yan. Ano yung kanyang nationality? Sa pagkakataong ito, Filipino. Yung kanyang edad. So, it is not necessary na specific yung age dito. Pwede na rin ilagay na of legal age. Kasi hindi naman substantial yung age sa dokumentong ito. Basta't ang mahalaga ay nasa age of majority siya or 18 years old above. Nakalagay din dyan kung ano yung kanyang civil status, kung siya ba ay single, married, widow, etc. At kung nasa saan siya nakatira o ano yung tinatawag na pahatirang sulat niya. Yan po yung tinatawag na statement of identity. Tapos comma, dito na susunod yung tinatawag ni statement of oath
o yung panunumpa na sinasabi, after having been sworn to in accordance with law, depose and state that, yan. So parang nanunumpa siya, ibig sabihin nito, ito yung katunayan na lahat ng kanyang sasabihin sa baba ay totoo at walang halong kasinungalingan. Sapagkat kung ito ay may halong kasinungalingan, ay maaring kasuhan siya ng kasong kriminal na perjury. So, nandito yung header, sinundan ng tinatawag na descriptive title, Pilibito Plus. Tapos yung magkasunod na statement of identity, saka statement of oath. So, sa halimbawa natin ito, ang pinagpapalagay nating nawala ay isang driver's license. So, itong nakapulang bahagi, ito yung tinatawag na statement of facts. Dito na natin isasalaysay yung mga sirkumstansya or pangyayari patungkol sa pagkawala ng driver's license. Okay, number one, ang nakalagay dito, that I am a duly licensed driver by the Land Transportation Office and was issued a non-professional driver's license with number, kung ano man yung numero nito, which is valid until kung kailan siya valid. Sa pangalawang, talata nakalagay, that on 28 March 2021, said driver's license was misplaced and got lost. So dito, pwede natin kompletuhin kung halimbawa, anong oras, that on 0600 hours, 28 March 2021, para mas specific yung date and time ng pagkawala. At sinasabi na rin natin dito na yung naturang driver's license ay na-misplace at nawala. Sa ikatlong talata, that despite diligent search and efforts to locate my driver's license seems is nowhere to be found and considered beyond recovery. So sinasabi rito na nagkaroon ng paghahanap sa naturang driver's license pero hindi na ito makita at pinagpapalagay na itong hindi na muling mahanap. Then that said driver's license has not been confiscated by any authorities. Halimbawa, LTO, police, or anuman. So, sinasabi rito na yung driver's license na yun ay hindi nakumpiska ng mga otoridad. Sapagkat ito ay, kung ito ay nakumpiska, ay hindi ka dapat gumawa ng isang affidavit of loss. Kailangan mo itong tubusin. At yung panglima, dito nakalagay yung tinatawag na attestation. I am executing this affidavit to attest the veracity of my statements and to support my application for the issuance replacement of a new non-professional driver's license in lieu of the one that was lost. So yun yung pinaka-purpose. So magkahalo yung attestation at saka yung purpose. Sa attestation, sinasabi niya na totoo yung mga sinilaysay niya sa taas at ang paggagamitan nito ay upang makakuha siya ng replacement o panibagong non-professional driver's license na kapalit nung nawala. So, ito na po yung unti-unti nating nabuo. Ito yung bahagi na header
yung title or descriptive title. Ito na yung bahaging statement of identity, saka statement of oath. Tapos sinundan ng mga statement of facts mula 1, 2, 3, and 4. Tapos yung attestation, yung number 5, at saka yung purpose. Sa bahaging ito, dito na natin makikita yung signature ng affiant. So, nakalagay dito, in witness whereof, I hereunto set my hand this, kung kailan niya pipirmahan yan, anong buwan, at kung saan. Then, dito sa nakapulang bahagi, ito yung tinatawag na jurat. Ito ang pagpapatunay ng isang otorisadong tao na kung saan sa kanya sinumpaan at pinirmahan yung dokumento o yung affidavit. At bago sumpaan o pirmahan yung dokumentong ito, itong affidavit of loss na to, ay humarap sa kanya at nanumpa yung affiant. At nagpakita siya ng kanyang tinatawag na CEI or yung Competent Evidence of Identity, na maaring kung anumang mga valid identification cards, kadalasan mga government issued identification cards na nakalagay doon kung ano yun, kailan in-issue, at kung kailan, saan. So yan po yung tinatawag na jurat. So katapos niyan, diyan napipirma yung abogado o yung notaryo publiko, at doon na nakalagay yung document number, page number, book number, or yung series ng dokumentong ito. At pagka natatakan yan, ang dokumentong ito ay magiging public document. Pag yan ay natatakan na ng isang notaryo publiko. At yan na yung kabuuan ng ating affidavit of loss. Isang simpleng dokumento na kinakailangan para mapalitan yung nawawalang bagay o dokumento na nababanggit sa affidavit of loss. So, yan lamang po. Maraming salamat. Please like and share.